Congressman Sandro Marcos at Direk Daryl Yap nagkainitan matapos halungkatin ng direktor ang away ni Sen.Imee Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Direk Daryl, hinamon si Congressman Sandro na pasinungalingan na mayroong sigalot sa pagitan ni Sen.Imee at ng kanyang ina. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Bakit yung koneksyon lang ni Baris sa Malacanang ang pinasinungalingan niya? Bakit ayaw niyang pag-usapan yung away ng nanay niya at ni Sen.Imee? Tumaas ang tensyon sa pagitan ng controversial film director Direk Daryl Yap at ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos matapos hindi niya isama ang isyu ni na Sen.Imee Marcos at ng kanyang ina sa mga itinuturing niyang fake news na kumakalat ngayon sa internet. Ito ay matapos itag bilang misleading o fake news ang balibalitang may koneksyon na sa palasyo ang dating tagapagsalita ni ex-Vice President Lenny Robredo na si Barry Gutierrez. Ayon sa anak ng Pangulo, walang Barry Gutierrez ang kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa Malacanang mula sa araw na nagsimula ang PBBM administration. Diretsahang sagot naman ni Direk Daryl, bakit ang chismis lamang na ito ang pinabulaan ni Sandro? Hamon pa niya, bakit hindi umano nito pasinungalingan ang mga isyu na kumakalat na may namumuong away sa pagitan ng kanyang auntie na si Sen.Imee at ng kanyang ina, ang kasalukuyang unang ginang Liza Araneta Marcos? Narito ang pinag-ugatan ng lahat at ang sagot ng sikat na direktor sa kongresista. Hindi ako OA, hindi ako mababaw. Kung ganyan ako, edi sana nagbubunga na ako nung nalaman kong si Barry Gutierrez na spokesperson nila ni noon ay konektado na sa palasyo. Wala akong isyu dyan, konting mukhang tanga lang yung inaway-away natin. Yun pala backup dancer na. Online friends ko sina Maharlika at Thinking Pinoy. Hindi ko sila pinakikialaman pag nag-aaway sila. Ganoon din si Sen.Imee Marcos at Liza Araneta Marcos. Basta, wag lang ako o ang mga tumutulong ang malagay sa alanganin. Si Barry Gutierrez nasa Malacanang na daw. Anong posisyon kaya? Saka na ako kukuda kapag lumabas na sa palasyo ang isyong ito. Sagot naman ni Congressman Sandro, fake news po. Habang comment naman ng isang netizen, teka, confirmed na ba na nasa palasyo si Barry G? As in, Barry pink na pink for life Gutierrez? Pagdidiin pa ni Congressman Sandro? Fake news po. I just called the OES and no such name is in the Malacanang database. Nor was anyone under that name hired since the start of this administration. Kasunod nito ay pinabulaanan mismo ni Barry Gutierrez na hindi totoo ang naturang mga akusasyon. Ngunit mariing tugo naman ng mga netizens, hindi lamang sa pag-eempleyado maaring magkaroon ng koneksyon si Barry sa palasyo. Narito ang kanilang naging mainit na palitan ng pahayag. The past 2 days have been amusing with all crazy rumors about my supposed connection to Malacanang. Para malinaw, hindi po ito totoo. The only government job I am involved with right now is teaching at the UP College of Law. Ngunit, rest back naman ng mga netizens. Teka, ang sabi ni Direk Daryl Yap, konektado si Barry G sa palasyo, hindi necessarily employed ka o hindi ibig sabihin isa mismo ang nandun sa loob. Pwedeng may tao na nakaupo at doon konektado si Barry. Which means pwedeng walang Barry Gutierrez na reflected sa Malacanang list. Fake news daw sabi ni Congressman Sandro dahil tumawag at wala sa employee roster. Okay, daming ways para communicate, hindi lang sa pagiging empleyado.
wala naman daw na hire o nasa database, employee database siguro na Barrio Ceres, sabi ni Congressman Sandro Marcos. Pero alam naman natin na ang koneksyon sa Malacanang ay hindi limitado sa hiring and employment. I am sincerely hoping na walang kahit anong koneksyon o impluwensya si Barrio Gutierrez sa loob ng Malacanang. Sana talaga! Ngunit sagot naman ni Sandro, "With all due respect, sir, I do not think anyone is that politically bobo unless they are looking to lose their job ASAP." Matatanda ang nag-post kamakailan ang direktor patungkol sa hidwaan sa pagitan ng dalawa. Narito ang naturang Facebook post na burado na at hindi na makikita pa sa timeline ni Direk Daryl Yap. Nakakapagod itong Lisa versus Imee, asawa versus kapatid. Wala namang effort ang opisina ni Senator na ikakapahamak ng apelyido niya. Ang daming drama. Hindi na naawa sa mga matatandang nadamay dahil sa insecurities, matatanda na mga presong yun. Terminally ill na. Dapat bago magpasko, may napalaya na last year. From 1,500, ilan ang napalaya? 10. Hindi kayo maawa. Pirmahan nyo na bago matsugi sa loob. Ang dami nyong alam. Pag-idea ni Senator Imee, ayaw. Pagkaibigan niya, X. Bakit? Para namang may mga brilliant ideas at brilliant people ang mga nandyan. Ano to, elementaryhan na lang tayo? Open forum na lang. Ang daming nasasayang na pagkakataon, enerhiya at panahon, puro kachipan na power tripping. Nakakadrain pa yung pailalim na away. Hindi ako sanay sa ganyan. Nadadamay ang mga maliliit na tao sa ganyan. Anong akala nyo? Hindi kayong maliliit na tao? Ems, pambabaklas ni Direk Daryl Yap. Sa mga taong nakapaligid po sa ating super ate, kay Senator Imee Marcos, na napapansin ko po ay pilit pong sinisilaban po ang apoy upang magkaroon po ng idwaan o di may pagkakaintindihan sina Pangulong Bongbong Marcos at si Super Ate, si Senator Imee Marcos. Yan ang napapansin ko po sa ngayon. Kung sino pa ang mga malalapit na tao na mga grupo na nakapaligid po kay Super Ate, kay Senator Imee Marcos, ay siya pang nagki-create, gumagawa o nagsisilab po ng apoy para pag-awayin o kaya magkaroon ng hidwaan ang magkapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Imee Marcos. Kanina po, may nakita po ako na mga post ng malapit po kay Senator Imee. No need to mention his name dahil at sikat na po siya, baka lalo pong siyang sumikat. Ang post po na pilit pong sinisiraan o minamalign sinisiraan, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos, kundi lalong-lalo na ang kanyang First Lady, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano ba ang dahilan sa mga post na ito na paninira sa first couple kay PBBM at kay First Lady Lisa Marcos? Kasi daw po noong Monday, andun daw po si Senator Imee sa Correctional Institution for Women. Marami po daw mga person deprived of liberty or mga matatanda ng mga prisonera na
sa sinasabing bibigyan po ng parol. Marami po doon mga nag-aantay, mga may sakit daw, mga matatanda na, nabibigyan po ng parol. Ngayon po, sa karamihan pong mga nag-aantay doon, 22 lang po ang nabigyan ng parol. Kaya po, itong malapit po kay Senator Imee Marcos, yun po ang sinimulan niya ng mga pag-post ng mga paninira kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos.